Guys, I am now in 600 nga nag-support sa kuha. 600 ako, guys. 2 months and 6 days. 2 months 6 days. Kitagaan ko sa Diyos ko. 600 nga supporter, guys. Akong gibalik ang dungog, ang himaya sa iya, guys. Salamat kayo sa inyo, ha, mga bloggers. Tanan mo, shout out. Kamutanan, kabalumukin siya. Apil mo sa akong mga pag-ampo. Kamutanan. You will possess millions. O, tabang ta sa mga pobre. Tabang ta. Tabang ta sa mga pobre. Pagdako. Kaya naman, ang Diyos may muhatag o panalangin sa inyo. O sa kuha. So, ang mga amin siya, eh, uba na to ang Diyos. Uba na to ang Diyos. God bless, guys. Kanina, ganina, naka-andam na ko, naka-ready na dyan ko kung siya akong buhaton, kung siya akong itapik. But in the last seconds or last minutes, not last minutes, naipaabot sa kuha ang Ginoo. Naipaabot sa kuha. So, salamat sa vloggers. Sa vlogger, si shout out kang LB, Mami LB, shout out kang Mami LB, continue to spread the word of God. I know God is with you, and I pray God will bless you more together with your family. Kung anak ay anak, i-bless ka sa gihimo niyo. Karong adlaw, sa Luke 8:23-27, ang title sa topic karon is Jesus Calms the Sea. So, basahon sana ko, guys, ha. Unsay gi kanan niya siya. One day, Jesus and his disciples got into a boat. He told them, "Let's cross to the other side of the lake." So they started out. Now, as they were sailing, Jesus fell asleep. A violent storm swept over the lake, and they were taking on water and were in great danger. So his disciples went to him, woke him up, and kept telling him, "Master, Master, we're going to die." He got up and rebuked the wind and the raging waves. They stopped and there was calm. Then he asked the disciples, Where is your faith? Frightened and amazed, they asked one another, "Who is this man? He commands even the wind and the water, and they obey him." Ini sudah kisah ni tawanan ni, no? Pati ang bagyo, ang wind, ang storm, murispito man saya, muno man. Muna si Jesus. During the time ni Jesus, guys, ang iyahang mga disipulo ngayon dipili. So, during the time, ha? Sa panahon pa ni Jesus, ang Holy Spirit wala pa yung kunsad. Kaya na pa man si Jesus. Si Jesus of Nazareth. Si Jesus of Nazareth pa. So, kaninga panahon na disciple naman, so na-baptize na siya ani, o nakunsad na ang Holy Spirit in forms of kalapati. So, ayan mga disciple, yung isang ato ta sa pikas nga tampi, o sa pikas nga island, o halimbawa, kung naka taga Hong Kong ka, ato ta dito sa Wan Chai or
O ato tadi ha sa Central, o anak island ng kapanong Hong Kong. O diri sa mua sa Davao, anak tadi ha sa kuan, anak tadi ha sa Samal. O, na karon kay iambot man ang bagyo sa si Jesus, di kapoy yun si Jesus. Nakatulog ni ang mga disciple. Nakulbaan na. Kaya naman, grabe mang bagyo. Bang, bang, bang. Kalimbang na ba? So, iyang gidoo si Jesus. Asan naman siya pa. Si Master, ang maestro. Gipugaw niya. Gipugaw niya si Jesus. Ngayon siya sa 23, now as they were sailing, Jesus fell asleep, a violent storm swept over the lake, oh muna, and they were taking on water and were in great danger. Hadlok sila mamatay. So, his disciples went to him, woke up, Jesus, gising. Pag-ingon nga, pagmata. Master, we're going to die. Ano siya? Mamatay ta. Ano siya? Inyo na si Jesus. Tindog siya. Pagtindog niya, gibadlong niya ang wind. Ang bagyo. Bagyo. Ug ang mga bawod ng dagko kay dagko pa sa balay. Dagko pa sa building. Master, mamatay na taani. Tindog kay si Jesus. Rebuke the wind and the raging waves. And they stopped and there was calm. Ala na niya, oh. Jesus mismo. Hulong. Nga, unsay gisulti dito sa plan. Inyong din mga disipulo. Din, niya ask the disciples. Ayan pang gisultihan na. Unsa man mo? Where is your faith? Asa man inyong mga pagtuo? Usahay guys, nanak rabata guys. Kita nanatay inyo. Nana si Jesus sa tuwa, pero hadlok ta. Na yung mga panahon nga naata sa storm, sa atong kinabuhi, sa atong mga difficulties. Naman kita'y kalisod sa atong difficulties, sa atong trabaho, kung trabaho ang tika, as a supervisor. Sa unang panahon, yun, nga dapat ko sa pinaka-peak o pinaka-kuan, pinaka-tunga sa kuan, grabbing pressure sa work. O, naay mga opposition. Kaya ako nagabay yung study ng kuliya sa site. Naay mga nag-oppose. Mesin din sa Facebook, naay nag-oppose. Pag-share na, loyoy, anak ka sa Ginoo. Posisyon na si Moha. Supak na sa Moha. Pag-sure dalo yun. May sakit. Example na ko si Moha. Ako guys, mga isur, mga vloggers, mga anak sa Ginoo, akong isulting anong nahimong mong anak sa Ginoo, ha? Ako ang akong kaagi. Akani akong mata, buta na ni. Hindi na nakakita. Nagsigil lang kung tanaw ko. Yan naman, yan naman ni Katara. So ito na kayo niya. Ang ako ang lawas na diabetes. Ang ako ang na ako'y kidney stone. Ang akong baga na ITB. Ug sa tanan ng sakit, di na nakabintahan akong lawas. Ay, di na nakabintahan sa kadaghan ng sakit na dawat natin. Ilbis! Pero, muna siya. Pero, ningo mo si Jesus mo. Asa man yung faith?
dili man ko para sa itong mga disipulo sa una. May ingon nga, master, mga matay ito. Kaya naman, wala pa sila yung know-how kung kinsa sila. Kung kinsa sila kang Kristo. Upan na nila ang Ginoo, ha? Physical. Na upan na nila ang si Lord, si Jesus Christ. Nahatlog pa yun sila. Pero sa sulti dito sa John 20:29, bulahan daw itong mituo, ngawa ka kita. Sa mituo sa iyang ngawa ka kita, bulahan daw. So katong mga panahon, sila dili bulahan ang mga disipulo sa una. Ang mga bulahan karon kita, mga anak sa Ginoo, na binawat kang Jesus, kang Jesus Kristo. Isa, ikaw bulahan ka. Kaya nga no, wala ka kakita, mituo ka. Naminaw ba yun sa pulong? Minaw ba yun ka sa pulong? Kaya nga no, kung di pa ka maminaw sa pulong karon, dili ka anak sa Ginoo. Ngano nga save man ka, kay tungod naminaw ka sa pulong. Iingon man siya dito. Balik ko na. Iingon siya nga, for where are two or three gather together in my name, I am there in the midst of them. Sa panahon nga wala na si Jesus, kung asa na itong duha o tulo nga nag-isgot siya ang pangalan, naasa sa taliwala. Sa tinuod lang guys, kanayang gisulting na taliwala sa tulo, naasa sa imuha mismo, imong sulod. Asa man na siya, repeat, Colossians 1:26-27. Ana siya. Kaya ma'am, akong Ginoon, kaya ano, asa man ang Ginoo sa akong panahon? Wala ko, dili ko ratul na pras niya ni. Dili ko ratul na pagkatao. Kaya ano, illness. Naku, illness. Mamuntusay ko sa illness, ang sasakit sa una. Pero, nagtuo ko, mag-ayuhon ko sa Ginoo. Naaman siya. Ingon man siya sa puwang. Katong panahon na bugoy pa ko, ako na ibalik ng pagkabugoy. Estudyante ko, pero bugoy pa ko, magdadala pa kong duha ka, murag meaning na sundang. Pag-eskwila ko sa kwan, bugoy ko sa muna. Nakoy, napamanggaling abot dito nga, ako na naisulti sa inyo guys ha, ganoon sa akong pagbago sa Ginoo. Napa magaling yung sulting bagong layar daw siya sa munti. Na estudyante niya to, akong ikagaw, nag-eskwila ka abogado. Na ako, nag-eskwila ko engineering. Nag-ibastos mi, na ako ganoon na kanang tawana. Muna'y nagkulata sa barkada sa ako ang uyuan. Gikulata, bata pakbuk. Gitiman ang ko dito karon ang abot mo na kay nang laya siya nga dahil man sa mong lugar kay kung gikan daw ka sa munti manoy na ako di magmutuo na kay ngano imong ginan mo sa akong kuan nga ayaw ko hadlok na nila kay di mahadlok na sila mabalik sa munti kasi isog lang sila. Oh, muna akong kaagi sa una gugo na ko na planinko guys akong ginab testimony kay panghambong na ko ang Ginoo kay tungod giayo ko niya. Muna akong kaagi. Giunsa ko niya pagbag-o pag-abot sa iyo. Wala naman si Jesus, di ba? Buhos kayo akong kinabuhi. Kayo, sa panahon ka ron, sa unang panahon pa niya, kaning sa Luke 8:23-27, karon ang atong istoryahon. Asa naman si Jesus? Pero, iinom siya. Sa John 1:12, as many as receive Him, to them, He gave the right to become children of God. Katod ang midawat sa iya, og mituo, gitagaan niya katungod nga mahimong anak. Muna ikaw guys, pagdawat niyo kang Jesus, na personal ni mong manluluwas, gitagaan ka na niya katungod ng mahimong anak. Muna kami mo, sige kung ingon din nga, anak ka sa Diyos, Kristiyano ka,
nga tinuod anak ka sa Dios. Kani sila dili umalis sa Kristiyano. Oh, matawag na si Kristiyano pero wala pa ang substance. Kaya nga kauban pa manila si Jesus. Iyon mo siya dito nga. Asa mo inabagto sa 25 ba? Then he asked the disciples, "Where's your faith?" Frightened and amazed, they asked one another, "Who is this man? He commands even the winds and the water and they obey him." Kisa ni yung tawhanan ni? Kisa ni yung tawhanan ni? Nga pati ang storm, maminaw man sa iya, muhilo man, muubi man sa iya. Ingon ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Si Jesus ang begotten Son. Diba? Pasko na ko ito, September. Diba? Makakita, makadungog na kayo mga jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Season na sa Christmas, sa paglipay. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Katunang ito kang Jesus, katung nga nag-uban ani mga disipulo nga nagsakay atong bangka, nga nagbadlong sa bagyo, sa storm, dihatag sa Diyos. Diyos, kalibutan. Ang kalibutan na gisulti ito, guys, tibuo kalibutan, apil ka nga naigo sa tunglo sa panahon ni Adam, iba generation to generation magod ang tunglo, guys, hantod karon mo nga namatay ang mamatay ang tao na karon mamatay mga tao hadlok ta mamatay na karon ingon man siya sa Romans 6:23, ingon man sa Romans nga, "For the wages of sin is death." Kada ikabi gudai, "For the wages of sin is death." Mauday mamatay ang tao kay ngano nakasala naman ta sa panahon pa ni iba, igo ta. Huwag mo ko kasala, wala, igo na ka sa panahon pa sa atong lulo. Hantog ka ron, igo ka. Muna nga ang tao mamatay. Muna ang tao mamatay. "For the wages of sin is death." For the wages of sin is death. Romans 6:23. "But the gift of God is eternal life." Imo lang lang siyang isumatutan ang John 3:16 o ang Romans 6:23. Sa ato pa rin, ang gasa sa Ginoo, sa Diyos mismo, sa Diyos Amahan, ay kanang kinabuhi mo walay katapusan. Dili na ka mamamatay. Mamanay mo yung kusa, anak sa Ginoo, anak sa Ginoo. Kanang subscriber ni mga 2 million po, 3 million, 4 million. Kung wag kay Ginoo, layo na na. Layo kay ka. Pero ikaw nga, gamay na 200 subscriber lang ka, pero anak ka sa Ginoo. The peace kay ka. Kaya naman, naanak kay DNA. Kung sa mga DNA, ang Espiritu sa Diyos. Nasa mo, asa man na siya, sarang tapit. Colossians 1:26-27, ako binigyan pagkalik. "The mystery that hidden for ages and generation is now revealed to you, or is now disclosed to you, that Christ in you, the hope of glory." Si Kristo daw na, katong nag-uban sa ilaha ba? Nag-uban sa pagkatulog, natulog, katong natulog dito sa bangka ba? Nga nag-uban pag-iwa, Ginoo, mamatay na tani. Intindog si Jesus Christ, intindog, ihunong niya. Hunong! Hunong ang istun. Hunong ang istun. Nakatong nagpahunong atong bagyo karun, katong sa una, katong gipatay sa mga Hebreo, namatay, ingon sa "For God so loved the world and He gave His only begotten Son," o iyang gihatag sa kalibutan ang iyang anak. Namatay, nabanhaw sa pag-ikatulog kaadlaw, umiadto imbayo sa Amahan, o nagbilin, o espiritu,
sa Ginoo, Espiritu sa Diyos. Kung kinsa daw itong mudawat sa iha, gitagaan niya o katungod nga mahimong anak. So katong Espiritu ni Kristo nga naa dito sa Amahan, naa karon na sa imuha, anak sa Diyos. Kristohanon. Colossians 1:26-27, review. Muna nga, sige po kong ingon sa inyo ha, sa verse Corinthians 3:16-17. Ako pinag-balik-balik dili sa vlog na ko. Do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God lives in you, and those who destroy the temple of God, God will destroy you or also. Ayaw na siya i-taken for granted, guys. Kaya mo abot ang panahon ng mga nubag ito sa Ginoo. Kana magsige pangyamid sa ko, ingon diri o, opposition, ingon diri o, opposition. Muna, pag abot sa panahon, pag dawat ako ang Kristo, kaya buko yung lagi ko sa una. Nagtungo kaya ko kung kahumag iskwila. Kaya gusto mo kumusunod o ipi eh. Na mubira. Mubira to ba? Mubira og ng mga abusadong pulis. Mga kurap na pulis. Harap-harap. Mangulata o mga civilian. Ako uyan na to. Kulata. Diyan sa Boulevard. Kung nakabalo mo asam Boulevard, sa Piape Boulevard. O ikaw vloggers ka ilaka sa Piape Boulevard, diha ko na tao. Naadiha tanan ang mga sanggano, mga kriminal sa unang panahon. Mga 1979. Mga 1979, nagtakpo ng kuwana. Pero, wala di ko kabalo na mamino. Musimbam ko sa unang. Maroon ko musimba pero minaw lang ko sa ebanghelyo. Di na kong hulot ang mga ritual. Kaya na-discourage ko sa leader sa una, sa simbahan. Bayot. Discourage ko. At molestiya. Mga boy sa una. Di lang ako na-imension ang asa ng mga simbahan. Sa unang panahon pa na. So, guys, balik tayo sa topic. Asa ba si Jesus? Sa una, ano siya nga? Anong resibulto? Ano rin dato si Master? Malodo na ito, mamatay na tali rin. Storm lang ito, guys. Storm, bagyo. Ako, di ko mahadlok ko kung nakapanagat ko sa... Yan, kamaumang ko mo lang ngayon. Maraman po ko badyaw. Nagdako mo ko na sa likod. Island? Nagdako ko na. Mong kamao kumulangoy, mura ko og badyaw, mubuso ko. So dili ko makuan, mahadlok ka na. Ang nahitabo sa kuha, guys, panahon nga sa UM, University of Mindanao, nag-eskwela ko og civil engineering. Dito ko napornakin. Dito ko nakogidawat ang Ginoo. Iyan siya, as many as receive him, to them he give the right to become son of God. Kasi una, pag wapan ako gidawat ang Diyos, na personal na akong manluwas, di ko kasabot sa mga word of God. Ha? Magsige lang ko pang huyab, pero karon kita niyo, sige kong sure, sige kong wali diya sa gawa, sige kong share. Kaya naman, naanaman siya sa kuong sulod. Sa unang panahon, uban sila sa bangka. Pero karon guys, nga anak sa Ginoo, nga Kristiyano o anak o son of God o child of God, nga vlogger o dili nga vlogger, basta kay Kristuhan ka o anak sa Ginoo, nga midawat kang Kristo Jesus, uban na sa imong Ginoo. Asa man siya? Wala man, di ba makita? Yun siya, bulahan ang dili makakita sa kuha. Blessed! Katong wala kakita. Kaysa nakakita. Masaya, tumo na yun mo. Nana, sabi mo, Bible.
Ingon siya nga, sa panahon ni Jesus, ang asa may mong faith? Unsa man ang faith? Oh, faith is being sure what we hope for and certain of what we do not see. Oh, certain what we do not see. Kasi mo paano mo nakita, mo nang gituuhan nga nana. Certain ka. Muna siya karun. Pagdawat, pagsulti, pagwalis, sa pulong sa Ginoo, inturok sa kuha. Yes, Lord, gidawat ko ikaw ang personal na kumanilos. Pak! Tumba ko! Natingala ko, natumba ko. Bam! Nakusab ko. Ang anak na ko, lala ko sa una. Wala na. Anak sa una, wala na. Gibagbo ko. Bawang naigo ko sa sakit. Kaya nga noong akong baga, nangita naman pag kinikutin. Pero wala ko nagibahay ang unsay na hitabo na ako. Kabalo ko, ganun man. Inlis pa na po si Inlis. Kabalo ko. Nga naana siya sa kuha. Di ko niya pasagdan. Oh. Basahan tayo mo sa kuha na. Sa Romans 8:35-38. Ah. Bako na sa po, guys. Ako lang gikusog ba? Ang yun siya dali. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Oh, naraw. Trouble ako. Ang trouble daw? Kasi trouble na ako sa una. Inlis! Kapobrihon! Walay sapi! Shall trouble? Or hardship? Or persecution? Or famine? Gutom! Sa una, gutom kayo ko sa una. Nguha lang ko sa una, gutom. Bugas, tagsakakumkum sa palingki, sa piyapi sa una. Na bulat nga na tagak. Kaya wala man ako, wala man ko papa. Na akong mama nagtrabaho, wala yung nagmatuto sa kuwang, akong lola lang. Or pamin, gutom. Or nakedness, hubo, walang sinina. Or danger, or sword, danger. Danger ka sa mga panahon dito, kaya nga nung na yung mga ginuganay sa muna dito, magtinigbasay dito sa palingki. Tingnan na lang ka, taga-adlaw na yung mamatay dito. Sa una pa lang, guys. Na, malungin ako ng mga tao nga mo suri dito, nga mga inosinti. Bigyan nila. Na ba? Bigyan nila. Kita, ginako, gud. Panggapon. Patay. Na, amahan ko to, gud. Na yung mga anak. Na, sa una lang na. Pero, inga na ang kawors ang kinabuhi sa una sa Boulevard, sa Piapi. Ambot lang karon kay Ginoo nga muna diya. Pero salamat sa Ginoo kay giluwas naman ko niya. Nahawa ko diya, Boulevard. Na akong posted sa Boulevard, guys. Answer daw. O sword, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Now, no, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Kisang lang si through Him who loved us. Si Ginoong Hesus Kristo nga itong asamahan nga nagpadala o balaang Espiritu nga naasa imuha o naasa kuha. Maong nahimo kang anak sa Diyos kay tungod, gitagaan ka man niya o katungod nga mahimong anak. Kaya imo mas siyang gidawat. O karun, huwag na kayo mga troubles. O sa mga troubles niyo? Relationship? Buyam? Sakitan ka, gibiyaan ka? Relationship? Ito gano na saya. Itagaan ka niya of the best food. Plak! Kanyang COVID? Kanyang COVID ba? Ang mga anak sa Ginoo ginadipinsaan sa ganyan. Covered with his Psalm 91. Basahan na. Kung sa mga saan niya diyan. Dili ka mamisa. Kaya anak ka sa Ginoo. Anak ka sa Diyos mismo. Trials. Oh, trials.
kani trials, kani illness na ako, trials man. Illness na ako, trials. Pero giayo ko sa Ginoo. Kung kaso mag-dilig ko ayaw sa Ginoo, salamat gabo ko, excited gabo ko. Maunayin mo sa Philippians 1.21 ba ito? For me to live is Christ and to die is gain. Ang mga anak sa Ginoo, guys, mga anak sa Diyos, dili man magmamatay. Kaya nga naman, excited Ginoo. Kaya makita na niya ang Diyos. Natulog na nun na siya, pagbata niya, matubang na niya ang Diyos. Pero, kayo, napamantan din rin, mga lagad na sa Diyos. Manang namin yung anak mo sa Ginoo, oh, masa may kibuhat mo, anak ka sa Ginoo. Nag-share ka sa pulong sa Ginoo, o nagkinabuhi ka, nga, ayon, nga, disulti, according, oh, English na ito, gamay, according sa will sa Ginoo, sa Diyos. Nagkinabuhi ka ba? Ano sa man? Nagsimba, wala ba ka nagsimba o Diyos Diyos? Ano po ka sa Ginoo? Ano man kasi mo magkapagal Diyos Diyos? Oh. Namakak magkapong ka. Namakak magka. Diba? Muman yung mga kumon na sala. Drunkenness. Sala magkapong na. Inom. Inom sa nga. To those who destroyed the... Kaya naman ka nag-inom, guys. Dagikan ang ako ang sakit kaya nag-inom ko sa una grabe mo kuminom kaya tungkol sa loneliness kaya wala ko papa wala mo badlong na akong mama wala barkada ko nakabarkada man ko palahubog inom kami daot akong dawas sigarilyo igoos TV sa una pero karoon himsog gwapo kaya naon anak sa Ginoo man gwapo. Kaya wala may pangit sa anak sa Ginoo, anak sa Diyos. Puro na gwapo. Gwapa. Ikaw, guys, gwapa ka. Muna siya. Pero mga trials. Kani, chicken lang eh. Paski buhat. Kato, istom lang galing to sa ako, ano? Sa istom lang galing itong gikawandir eh. Gi, sa Luke 8:28-27. Ano siya? Asa man mo? Ano si Jesus? Asa man mo? Asa man inyong pagtuo? Upan man ko ninyo? Upan ha? Physically? Kita niya ang Ginoo, physical, mahikap. Ma-istorya. Patayin tayo. Oo, oh, sa 25 lang. Then he asked the disciples, "Where's your faith?" Frightened and amazed, they asked one another, "Who is this man?" O kinsa man yung tawana? "He commands even the winds in the water and they obey him." Kinsa man yung tawana ni? Nga, obey man. Huwag mo ka kaila. Nga, anak na sa Ginoo, anak na sa Diyos. Anak na sa Diyos ang imong kauban. Huwag mo ka kaila. Karun ba, guys, nakakay mga problema, nakakay mga storm, difficulties, pressure of work, opposition, illness, relationship, plot, COVID, trials, tanan, date, bakal utang ba? Dili lang date, oh. Kamatayon, naka, naghingalo ka. Dili ni muna angay kahadlok. Kaya naman, kasama natin ang Diyos. Sino ang Diyos? Si Kristo. Si Hesus Kristo, anak ng Diyos. Oh, anak ng Diyos yan. Diyos yan. Saan pa siya ngayon? Asa man siya nagpuyo? Naasa mo ha? Mabataling ko siya nga, kadugay na nato, nag-uban. Huwag hapon ka kakita sa Amahan? Gadi Father ba? Mapagkakita. Ayun, hindi na niya sa dapo. Ang iyayin, hindi na niya disipulo. Kadugay na nato. Baga pong kakakita sa Amahan. Ang Amahan, kagihi ang tao, gihimo mo na siyang kawangis Diyos. O, oh, nakaroon, kumplito naman ta guys. Sa unang panahon ni Iba,
body soul naman sila. Na dapat makaon nila ang tree of life para mahimu silang body soul and spirit kay eternal life man tungkuan. Karon body soul ta. Karon kay naman gidawat man to si Kristo Jesus nga personal na man Dios gitagaan ta niya og espiritu nga dili na mamatay. Muna din mga body, soul, and spirit na ta. Muna ikaw, gihimo tang, gitawag tang niya nga anak sa Diyos. Kaya kung sa tinuod lang, di na ka mamatay. Mamatay lang niya atong body. Kaya katong tinuod nga ikaw, nga vloggers, muadto na sa langit. Ang example na na, katong si Jesus, katong body ni Jesus, nga gihikap ni Tomas. Ing anak, huwag ka, nananasa sa imuha. Nananasa sa imuha. The Christ in you, the hope of glory. Asan na siya? Colossians 1:26-27, balik-balikan na. Balik-balikan na. Si Kristo naasay mo. Muna guys. So, muna nga, ang mga panalangin, magsunod sa imo ha. Ang tanang mga subscriber mo, magsunod sa imo ha. Tingala lang ka, hula. Dagka naman kayo ko. Oh, di ka naman nga tingala. Tingnan naman. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng panalangin, ang lahat ng blessing, susunod lang sa iyo dahil nandiyan sa iyo ang Panginoong Jesus. Ngayon siya doon, asa man ang Diyos? Asa man ang Diyos? Wa ba ka ba kabalo? The kingdom of God is in you. The kingdom of God is in you. 1 Corinthians 3:16-17. Do you not know that you are the temple of God? And the Spirit of God lives in you? O kanang Espiritu sa Diyos, dili man mamatay, nga naman nasa imo ha. So dili na po ka mamatay. Uban man ka sa Diyos. Pagkawalaan niya ng badiha, magkala ka nagsaging ba? Ang balik ng saging. Kaning ato ang lawas, panit na niya sa saging, magkala na panit, for example. Labog na na, dunot na, pero katong nasa sulod, muntin mo balik sa Diyos. Kato si Kristo na naasa imo ha. Na ang imong body, ikaw na mismo. Si Kristo Jesus na adito, kasi man ang head, ikaw man ang body of Christ. Si Kristo o insisyang pangalan ang imong Espiritu si Kristo muna nga dili na kang mamatay ako yawa na sa tinood na kaya na muna yung revelation sa Bible Colossians 1:26-27 Romans 6:23 for the wages of sin is death and that gift of God is eternal buutan man ko wala as it is written Romans 3:10 there is no one righteous. So, kinahanglan, dawato ni mo siya nga personal mo manluluwas para matagaan ka niya kinabuhi na walay katapusan. Wala na guys, ha? Klaro kayo? Klaro? Klaro? God bless you guys. I love you. I love you guys. I love you. I love you. Shout out kay Mami Ibi. Lipay kay ko kung nag-share ka sa world ka. Natutuwa ako sa iyo siya, Mami Ibi. Dahil nag-pray ka. Lord, I pray, O God, Lord, for Mami Ilby, Lord, that you will continue to bless her, O God, Lord, and even sa tanang mga subscriber, you know. Lord, cover her with your precious blood, O God, Lord. Salamat naman ko. In Jesus' name, I pray. Because